Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga taong nagtatagubilin ang kanilang sarili sa ating panalangin, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Gayun din ang patuloy na dumudulo kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao, lalo tugit si Brother Rolly. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa salamat at panamin.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit tukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan na ilubos naming mapakinabangan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay, sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makabandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikipahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudiyo, "Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa Pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Inyo pong ipagpaumanhin kung tayong lahat ay naririto ngayon, atin pong kasalukuyang ginagawa ng minor repairs ang ating
Divine Mercy Sanctuary. Tayo po'y naglagay ng malalaking tent dyan sa harap ng Chapel of Reconciliation. Meron din po tayo dyan isang malaking screen para po masubaybayan ninyo ang ating pagdiriwang. Ngayon nga po'y dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Mas kilala ito bilang Corpus Christi. Corpus katawan, Christi ni Cristo. At maraming tawag dito, tulad ng binabanggit ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katesismo dito sa Batangas, mga bilang ng talata 581 hanggang 598, lahat po yun ay tumutukoy sa magkakaibang tawag sa banal na Eucharistia. Ang Eucharistia, galing sa salitang Griego, ibig sabihin ay pasasalamat. Kaya naman tinutukoy ng Aral Batanggenyo, isang tawag dito ay Misa ng Pasasalamat. Ito'y tinatawag ding Banal na Misa. Ang tawag ng iba'y Banal na Sakripisyo, Banal na Pagkain, Banal na Pagdiriwang. Maraming tawag. At ito po yung ating dinadaluhan, lalo na kapag Linggo. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagkakatipo ng ganito kapag Linggo. Para magdiwang ng banal na misa ng pasasalamat sa Panginoon dahil sa kaligtasang dulot sa atin ni Kristo. At dahil nga po maraming tawag dito, ito yung tinatanggap natin sa komunyon. Ito yung tinapay at alak na sa proseso ng konsagrasyon at ng transubstansyasyon, ang tinapay at alak magiging katawan at dugo ni Kristo. Ito ang buod ng ating pananampalataya at pwede kong sabihin ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Kung inyo pong titingnan sa ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, ang ating mga ibang sekta at ibang pananampalataya, ang ating Eucharistia ay isa sa mga hindi tinutuligsa ng ibang pananampalataya. Ganon ito kahalaga na parang tinatanggap din nilang ito'y kabanal-banalan. Ngayon, sabi ng Sacrosanctum Concilium, ang dokumento ng simbahan na binanggit din ng Aral Batanggenyo, number 10, ang Eucharistia ang bukal at tampok ng buhay Kristiyano. Bukal at tampok, simula at katapusan, pinagmumulan, patunguhan, ang dahilan at hangganan. Ibig sabihin, sa ating buong buhay Kristiyano, ang Eucharistia ang nagpapagalaw dito. Siyang pinakamahalaga. Kung ito'y mahalaga, abay dapat po itong pinaghahandaan. Lahat ng mahalagang bahagi ng ating buhay, pinaghahandaan. At ang banal na misa bilang pagdiriwang, pinaghahandaan. Balikan ninyo ang inyong karanasan. Tanyo kapag ka may handaan sa inyo, may birthday, may piyesta, o kahit siya ibaba ng luksa, anumang handaan iyan, edige inilalabas ninyo ang mga bagong plato. Ginagamit nyo ang mga bagong kubrikama. Yung mga kurtinang pinagkakatago-tago nyo, inilalagay ninyo. Bakit? Abay, may pagdiriwang. May handaan. May pinaghahandaan. Ang banal na misa, mga minamahal, ay isang banal na handaan. Ito'y isang napakahalagang pagdiriwang. At sinong nag-aanyaya? Si Kristo. Tayo bilang makikibahagi at naghahanda para sa pagdiriwang na ito ay dapat paghandaan ang ating sarili. Tingnan ninyo kapag ka may dadating na mahalagang tao sa inyo. Diga? Kayo'y handang-handa? O halimbawa, may pupuntahan kayong isang mahalagang handaan. Diga, kayo'y maghahanda? Ibig sabihin, sa isang pagdiriwang, sa isang handaan, naghahanda ang dadalo at naghahanda ang may pahanda.
Sa misa, tayo ay parehas na naghahanda bilang tagadalo at bilang may pahanda. At kung ito'y isang handaan, isang mahalagang pagdiriwang, kailangan natin itong paghandaan sa panlabas at sa panloob. Yun ang paghahanda. Unahin natin ang panlabas na paghahanda. Sabi ko nga sa inyo, kapag ka mayroong kayong malaking pagdiriwang sa inyo, ginagastusan ninyo. Kahit ipangutang, basta may handa. Dito sa Batangas, hindi lamang may handa. Ipinagyayabang pa ang handa. Dahil dito may malaki kaming paniniwala. Maubos na ang yaman, wag lamang ang yabang. Ay kahit na pagkatapos ng handaan, nganga ka sa utang, okay lamang. Dahil na paghandaan mo ang pagdiriwang. Ginagastusan, ipinangungutang, isinasangla ang lahat ng dapat isangla, makapaghanda lamang. Balikan ninyo ang inyong mga birthday yan, ang dibo ng inyong anak, ang inyong anniversary, ang binyagan, diga? Yun nga hong iba, nakakalimot ng schedule ng binyagan sa kapilya, pero hindi nakakalimot ng handaan, diga? At ang Panginoon, alam niya, lalo tayo mga Pilipino, alam niya kung paano tayo kakaugnayin. Dahil ang iniwan ng Panginoon, pagkain, binabanggit sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa ang tinapay, ang mana, sa mabuting balita, pinapaulit-ulit din siya ang pagkaing nagbibigay buhay. Ganoon kagaling ang Panginoon. Alam niya kung paano makikipag-ugnay sa tao. Dahil ang pagkain, pangunahing pangangailangan. At tila baga sinasabi ni Jesus, ako bilang pagkain, kailanganin mo din sana ako. At kung kailangan natin si Jesus, at kailangang paghandaan ang pagdiriwang na ito, una ay panlabas. Pagkaga kayo pupunta sa handaan ng inyong kapitbahay, kayo pupuntang basta nakachinelas, kayo pupuntang kayo nakashort na halos kita na lahat ng inyong itinatago, di kayo nakakahiya? Pupunta ka kayong nakasando lamang? Di kayo hindi? Pinaghahandaan eh. Hindi ko alam kung totoo pa ngayon, pero nung ako'y bata, kapag Pasko at may bagong damit, aba hindi mo pwedeng isuot hanggat hindi mo na isusuot sa misa. Bawal galawin. Dahil yun ay isusuot muna sa misa. Ganoon kahalaga ang pagdiriwang na ito. At ang naghahanda dito, hindi pang karaniwang tao. Kung kayo'y nahihiya sa inyong kapitbahay, o minsan halimbawa, sa Santo Papa, sa inyong mga nakadalo, maaari ng pagdiriwang na naroon ng Santo Papa, hindi kayo basta-basta pwede pumunta doon. Sa Italia, pagpunta ninyo sa St. Peter's Basilica, hindi kayo pwedeng pumasok doon ng nakashort. Kapag ka naroon ng Santo Papa, hindi kayo pwedeng basta pumasok doon ng nakaputi, dahil dapat ang Santo Papa lamang ang nakaputi. Ay kung doon sa Santo Papa, o sa inyong mga kilalang tao, kayo'y naghahanda. Ay bakit kapag kay Kristo, hindi tayo makapaghanda? Pupunta ka sa simbahan, hindi ka pa nanliligo, hindi ka malang nakapanghilamos, gulong-gulo pa ng iyong buhok. Ay kung tayo'y nahihiya sa ibang taong naghahanda, ang Panginoong naghahanda ng banal na misang ito, dapat nahihiya din tayo. Kaya nga laging paalala ng simbahan, maging maayos sa pagtanggap. Ang kaliwang kamay, nasa ibabaw ng kanang kamay, tatanggapin sa pari o ministro, gigilid ng kaunti, isusubo ng may buong galang. Tama naman, maayos ang pagtanggap. Yun nga lamang, ang palad, may listahan ng pamimilhin mamaya. 2 buting suka, 1 buting mantika, naku naman, tatanggap ka sa Panginoon, duming-dumi ng kamay. Hindi ka man lamang makapag-nail cutter, tutubuan na ng
kamuti ang iyong kuko. E ari nga hong mga are, pinipilit ko na huwag kayong maninagrilyo bago magpakomunyon. Baka ang Panginoon ay akala'y tinapa, lasang usok. Kung mga ito'y naghahanda, tayo rin lahat. Tanyo aming mga bagong sakristan. Yan ay kalahati ng mga bagong sakristang ating sinasanay. Naghahanda. Hindi pwedeng basta maibigan kung magsakristan, hindi pwedeng oo na agad. Pinaghahandaan. Bakit? Abi, ito ang Panginoon. Ito ang kahala-halagahan. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kaya dapat paghandaan. Kaya nga huwag kayong basta nakapunta sa simbahan na para kayong magsisini sa SM. Sinasabi ko po bang umuwi na kayong mga nakashort? Hindi. Hindi ko naman kayo pinauuwi. Ang aking paalaala at paalaala ng simbahan, may natatanging mga kasuotan at angkop na damit para sa mga pagdiriwang. At kung kayo'y nakakaarkila ng mamahaling damit para sa inyo mga dadaluhang pagdiriwang sa inyo, ang pagdiriwang na ito ng misa'y pinakamahalaga at dapat ding pinaghahandaan. Yun ay panlabas. Pero ang mas mahalaga, yung panloob. Maganda nga ang damit mo. Nakabelo ka pa. May pagluhod-luhod ka pa diyan. Taray na taray mo naman. Ay, paano yon? May sumiksik ng kaunti sa iyong upuan. Ah, ikaaring matandang ari. Alam ng daming-daming tao, may pagsiksik pa din eh. Pero nasa simbahan ka. Mamaya mangungumunyon. May napasingit sa iyong naka-wheelchair. Galit na galit ka. O, pili ikaw. Gusto mo mag-wheelchair o mauna ka sa pila? Minsan nakakatuwa tayo. Nasa simbahan, nagdadasal, paluhod-luhod pa, papakit-pikit pa sa pagkanta ng mga awitin, hindi naman makapagpatawad ng kapwa. Lagi namang galit sa iba. Hindi kinakausap ang anak, hindi kinakausap ang kapatid, walang pakialam sa ibang tao. Abay, sayang. Sayang ang paghahandang panlabas kung ang panloob ay hindi nakahanda. Dahil kahit gaano kahanda ang iyong panlabas, kung ang panloob mo'y hindi nakahanda, hindi karapat-dapat natanggapin mo si Kristo. Kaya nga, may pagpapakumpisal. Tayo dito sa atin, tuwing Sabado may regular na kumpisal sa umaga. Yun ay upang paghandaan ang mga pagtanggap sa banal na sakramento. Kaya nga kung ikay may mabigat na kasalanan, kapag sinabing mabigat na kasalanan, ito'y mga kasalanang labag sa sampung utos. Hindi ka dapat tumanggap sa banal na sakramento dahil ito'y malalapastangan mo. Pero kung inyong titingnan sa banal na misa mismo, napakaraming pagkakataong humihingi tayo ng tawad. Sa umpisa, kapag ka, Panginoon, kaawaan mo kami, may pagdagok pa tayo sa ating dibdib. Yun ay paghingi ng tawad. Mamaya bago nyo tanggapin si Kristo, kakanta pa ng Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, paghingi iyon ng tawad. Bago tanggapin si Kristo, sasabihin natin, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, yun ay paghingi ng tawad. Dahil kailangan nating ihanda ang ating sarili, lalo na ang panloob, sa pagtanggap ng pinakamahalagang regalo, ang banal na sakramento. Kaya nga mga minamahal, sa mga susunod at marami pang pagkakataong tayo'y dadalo sa banal na misa, tingnan natin kung tayo'y handa sa ating panlabas, sa external na nakikita, pero higit sa ating panloob, kung nakahanda ang ating puso bilang tahanan ng Panginoon. Yun po ang ating hihilingin sa banal na misang ito. Kay Jesus, ang tinapay ng buhay na tatanggapin natin mamaya sa komunyon, ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon. Bigyan mo po ako ng isang mababa at nagsisising puso upang ikaw ay lagi kong matanggap. Ikaw na pagkain, ikaw na pagdiriwang, ikaw na pasasalamat at sakripisyo ay matanggap ko sa aking buhay. Yung pagtanggap na ako'y nakahanda
nakahanda sa panlabas, pero lalo't higit nakahanda sa panloob, ang pusong malinis bilang iyong tahanan, upang lagi rin kitang maipakilala at maibigay sa ibang tao. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pasasalamat sa Panginoong Hesus sa kaloob niyang Eukaristiya. Idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa sangkatauhan, para sa buong simbahan at para sa ating mga sarili. Manalangin tayo at ating sabihin, Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa simbahang Katolika at lahat ng iba pang Kristiyanong relihiyon, nawa makatagpo sila sa Eukaristiya ng bukal ng kanilang paglaku at pakikipagtulungan alang-alang sa lubos na pagkakaisang idinalangin ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari, at mga natatanging ministrong laiko ng Eukaristiya, nawa ang kanika nilang buhay ay maging matibay na saksi sa kabanalan ng sakramentong ito, manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa mga may sakit, nalulumbay at mga dukha, nawa makahango sila sa Eukaristiya ng lakas na kailangan nilang panlaban sa pag-iisa at pagtatakwil, manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa ating pamayanan at mga pamilya, alalahanin nawa nating ang paglahok sa Eukaristiya ay nangangailangan ng katapatan sa pagtataguyod ng pakikipagtulungan, katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa mga malapit ng mamatay, nawa ang Eukaristiya ay maging patikim sa kanila ng ganap na pakikipagkaisa sa Diyos at lahat ng mga banal na siyang katunayan ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Panginoong Hesus, pagkain at inumin ng buhay na walang hanggan, pawiin mo sa amin at sa aming pamayanan ang lahat ng hadlang sa aming pakikipagkaisa sa iyo at sa isa't isa. Tulutan mong ang buhay namin ay maging larawan ng piging na inihanda mo para sa amin, sa kahariang pinaghaharian mo ng walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Be all young,
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob ng pagkakaisa at kapayapaan na ipinahihiwating ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod, na paring naghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapon ay paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namit pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Hindi makaluluhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat, ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manamit sumasalamit
Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. So Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahay ng iyong katawa't dugong banal. Kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiyo po para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan at pasasalamat sa inyo ng pambansang Dambana. Nasa screen ang ating total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob sa National Shrine. Ikatlo, ipinagbibigay alam na ngayong maghapon ay one-way ang daan papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat sa inyong pangunawa. Ipinababati din na tayo ay may malalaking mga free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Kailangan nyong makapasok sa ating main arch entrance. Nasa bandang likuran po ito nang makita nyo ang mga free parking. Gayun din, ang ating osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana, nasa parking B, kung saan pwede kayong pumunta, kumain, magstay, kasama ang inyong mga pilgrims na kasama. Ito'y ating itinayo bilang pagsunod sa updated complementary norms ng 1983 Canon Law at isa sa mga requirements ng CBCP bilang National Shrine. Sa ganitong diway, patuloy nating pinagbibigay alam ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana. Tulad din po ng nabanggit ko na kanina sa homilya, ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan, lalo na sa pagdiriwang ng banal na misa. Ito'y para sa pagbibigay galang sa banal na sakramento sa altar. At kung inyo pong mapapansin, ay ating isinasaayos ang ating extension at mayroon tayong mga minor repairs sa ating Divine Mercy Sanctuary. Para po sa mga may magagandang loob na nagnanais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa opisina at sa pamisahan para sa detalye ng inyong tulong at donasyon. At bilang panghuli, patuloy na pag-unlad ng sa pagnanais na pag-unlad ng parokya at pambansang Dambana ad experimentum sa taon na ito, sinimula natin ngayong Hunyo na isagawa ang pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, mga kasal at kagaya nito sa chapel ng San Pedro sa Highway. Gayunpaman, ang inyo pong makikitang kasal sa simbahang ito ngayong June at July ay mga nakaschedule ng kasal ng mga nakaraang taon pa at nagkataong napasabay sa pagsasaayos ng ating Divine Mercy Sanctuary. Kung kayo ay may mga katanungan hinggil dito, makipag-ugnayan kayo sa opisina. Kami po'y nakikiusap sa mga gumamit ng mga monoblock chairs sa bandang likuran. Pakitulungan naman kaming pakipatas nito pagkatapos ng misa. Sa ngalan ni Father Oka, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa, mamayang 11:00 ng umaga,
Inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli kayong magsitayo. Gagawin natin ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga minamahal, hawakan po ninyo ang inyong mga nais pabasbasan. Isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin at para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang sa pamamagitan ng paggamit nito, kami ay magkaroon ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga sakoro at sa iba pang mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at ang Eukaristiya ay laging paghandaan. Salamat sa Diyos.